Siya ay isa sa mga kilala noon bilang power dunker sa NBA. Bukod sa kanya mga power dunks ay isa din sa kinagigiliwan sa kanya ng mga fans ay ang pag-posterize nito ng 200 dunks sa kanyang kalaban. Parang pinatangkad din na Vince Carter to mga idol dahil may height itong 6'9 with 39 inches vertical jump. Kaya ganun na lang na walang katakot-takot na ma-posterize ito. Sa kanyang tangkad na sasamahan pa ng kanyang pagiging atletik ay talagang masasabi nga natin na naging banta itong si Martin sa kanyang mga nakakatunggali. Kaya nga dahil dun ay pinwesto siya noon bilang first overall pick noong 2000 NBA draft. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng one-time NBA All-Star at ang isa sa mga best role players sa liga ng NBA na si Kenyon Martin. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Simulan natin ang kanyang kwentong basketball sa kanyang collegiate basketball years na kung saan naglaro itong si Martin sa University of Cincinnati. Ito nga ay sa kupunan ng Cincinnati Bearcats. Well, masasabi nga natin na talagang mataas ang pangarap nitong si Martin sa paglalaro ng basketball. Hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang pamilya na nagsasakripisyo para sa kanya. Dahil lumaki nga ito sa mahirap na pamilya, sa katunayan sa kanyang freshman year ay nagkukumute lang ito pa uwi ng Dallas. Kinakailangan pa magdoble kayod ng kanyang airmats at ng kanyang nakakatandang kapatid na babae para lang may maipantustos sila sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kaya ganun na lang itong nagpursige para maiahon ng pamilya sa kahirapan. Kaya ang kanyang talento sa paglalaro ng basketball ang kanyang naging susi para matulungan ng kanyang pamilya. Well, hindi naman nabigo itong si Kenyon Martin mga idol dahil pagtuntong niya ng kanyang junior year sa Bearcats ay pinangunahan niya ang kupunan nang makapag-record sila ng 27 wins and 6 losses na natanghal pa siya na second team All-Conference USA. Hindi lang yan mga idol dahil pinangunahan niya din sa taong yon ang US team para sa gintong medalya sa World University Games na nanguna sa scoring at rebounding ng kupunan. Kaya dahil doon ang siya namang pag-ingay ng kanyang pangalan sa liga ng college basketball. Nagpatuloy ang magandang laro ni Martin hanggang sa kanyang senior year dahil sa kanyang huling season sa kanyang college basketball ay pinwesto niya ang kupunan ng Bearcats sa rank 1. Nag-average siya ng 18.9 points, 9.7 rebounds at 3.5 blocks per game. Kaya siya ang natanghal noon na consensus player of the year ngunit hindi naging maganda ang pagtatapos ng kanyang karera sa college basketball dahil sa kanilang unang laro sa Conference USA Tournament na magkaroon ito ng bali sa binte na naging dahilan ng pagliban niya sa liga. Well, ganun pa man mga idol dahil sa kanyang magandang performance na naibigay sa Cincinnati Bearcats ay niretiro naman ang kanyang jersey number ng kanyang kupunan at sa kanyang pag-recover mula sa injury ang siya naman pag-ingay ng kanyang pangalan noon sa NBA. Marami pa din ang mga NBA scouts ang nagre-recruit sa kanya kaya 2000 NBA draft nang pumasok na nga ang 6'9 power forward na si Kenyon Martin sa NBA. Siya nga noon ang first overall pick na pinili ng kupunan ng New Jersey Nets. Nakasama niya noon sa kupunan ng Nets sila Stephen Jackson at Stephon Marbury. Well, dahil first overall pick itong si Kenyon Martin ay malaki nga ang ini-expect sa kanya ng kupunan kaya naman sa kanyang rookie season sa Nets ay pinwesto siya agad noon bilang starter ng kupunan. Well, kahit papano naman mga idol ay decenting stats ang kanyang binigay na serbisyo nang makapag-average siya ng 12.7.4 rebounds at 1.7 blocks per game. Ngunit hindi nga lang ito sumapat para makuha niya ang Rookie of the Year Award dahil nasungkit nga ito noon ni Mike Miller. Ganun pa man, napabilang naman siya sa NBA All-Rookie First Team. Ngunit bigo nga lang noon na maitawid ang Nets para sa playoffs dahil bumagsak sila sa 12th spot dahilan ng kanilang hindi pag-qualify sa playoffs. Pero next season lang mga idol, 2001-2002 season na maging top contender ang New Jersey Nets sa liga. Dahil sa season ito nang ma-acquire ng kupunan ng dalawang star player na tutulong sa kanila. Ito ay sila Richard Jefferson at ang best point guard sa era na yon na si Jason Kidd. Nabuo agad ang magandang chemistry ng tatlong manlalarong ito mga idol dahil nagkaroon sila ng isang mahusay na player na magpa-facilitate sa kanila. Ito nga ay si Jason Kidd. Mas lalo namang gumanda at lumabas ang laro nitong si Kenyon Martin dahil mas sumangat ang kanyang stats sa season ito. Nag-average siya ng 14.9 points, 5.3 rebounds at 1.7 blocks per game. At dahil dito sila ang naghari sa Eastern Conference matapos silang mag-record ng 52 wins and 30 losses na number 1 seed sa East. Hindi lang dyan natatapos mga idol dahil pagdating ng post-season game or playoffs ay naging unbeatable sila. Sa first round ay tinaob nila agad ang Indiana Pacers. Sa semis naman ng kamuntikan pa nilang walisin ng Hornets at sa Eastern Conference Finals nang pinadapa nila ang Boston Celtics.
Kaya naman sa kanyang pangalawang season lang sa liga, mga idol, ay nakapasok at nakapaglaro agad ito sa NBA Finals. Na makakaharap naman ng pader na koponan sa West ang Los Angeles Lakers na pinamumunuan ng prime ng kanilang duo na si Kobe at Shaq. Well, guess what, mga idol, dahil sa lakas ng kanilang duo noon na si Kobe at Shaq ay walang pakundangan nilang winalis sa New Jersey Nets. Hindi man lang nakatikim ng panalo, isa nga ito sa disappointing season ng Nets dahil sa ganda ng kanilang sinimulan sa regular season at playoffs ay naging terrible naman ang kanilang nilaro sa finals. Kaya bigo nga itong si Kenyon Martin at ang Nets na makasungkot kit ng kampiyonato. Ngunit dahil sa nangyari sa kanilang ito 2002-2003 season ay muling susubok ang New Jersey Nets para makasungkit na ng kampiyonato. Dahil sa season ito ay gigil ang koponan na makarest back kung sino man ang kanilang makakabangga sa finals. Well, naging magandang regular season muli ang tinakbuhan ng kanilang performance sa East. Sa katunayan, sila ay pumestong muli sa taas na nakuha ang second seed na nag-record ng 49 wins and 33 losses. Habang mas lalong tumaas naman ang inaambag ni Kenyon Martin sa koponan matapos siya mag-average ng 16.7 points at 8.3 rebounds per game. Pero ito ang mas malupit, mga idol, dahil pagdating ng post-season game after nilang pabagsakin ang Milwaukee Bucks sa first round ng playoffs ay masyadong nanggigil ang Nets sa semis at East Finals dahil naging unbeatable sila, mga idol, sa semifinals nang winalis nila na walang kahirap-hirap ang koponan ng Boston Celtics. At sa Eastern Conference Finals naman nang winalis lang din ang koponan ng Detroit Pistons. Malakas-lakas na ang Detroit Pistons noon, mga idol, na pinamumunuan nila Tayshaun Prince, Hamilton, Billups at Wallace. Pero hindi sila naging banta sa Nets kaya sa pangalawang pagkakataon sa kanyang karera ay muling nakatuntong si Kenyon Martin sa 2003 NBA Finals. Ngunit dahil nalaglag noon ang defending champion ng Los Angeles Lakers sa semifinals ng playoffs, sa pagkakataong ito ay nakaharap naman nila ang San Antonio Spurs na isa din sa may solidong roster sa West na pinamumunuan ng kanilang victory na sila Duncan, Ginobili at Parker. Naging maganda ang serye ng kanilang naging bakbakan, ngunit sa huli, mga idol, ay kinapos pa rin ng gasolina ang Nets dahil tinapos ng Spurs ang kanilang serye sa Game 6. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay bigo na namang muli si Kenyon Martin para sa kampiyonato. 2003-2004 season na makasama naman si Kenyon Martin sa kanyang unang All-Star appearance, pero ito na rin ang kanyang last appearance, mga idol, dahil sa kanyang buong karera ay isang beses lang itong nakasama sa All-Star game. Maganda kasi ang naipamalas niya sa season ito, mga idol, nang magkaroon siya ng near double-double stats na nag-average ng 16.7 points at 9.5 rebounds per game. Nagpatuloy naman ang magandang chemistry ng trio na si Kid Jefferson at Martin na sumusubok pa din na makasungkit ng kampiyonato na magkakasama. Muli silang pumesto noon sa second seed sa East, ngunit sa pagpasok ng playoffs nang makabangga nila sa semis ang nagahari noon sa East, ito ang koponan ng Detroit Pistons. Ito na din ang pagkakataon noon ng Pistons na makabawi sa Nets dahil sa pagkakawalis nga nila noon sa East Finals. Well, nag-ala NBA Finals ang kanilang naging bakbakan noon at tumabot nga ito sa Game 7, ngunit sa pagkakataon nga na yon ay hindi na pumayag pa ang Pistons na makaisa pa ang Nets sa kanila, kaya tulog yan na nga nalaglag noon ng Nets sa playoffs at muli na namang nabigo ang trio ng Nets at isa na namang disappointing season para kay Kenyon Martin. Kaya 2004-2005 season nang mag-rebuild na ng roster ang Nets. At isa nga itong si Kenyon Martin sa kanilang ititrade, trinade siya noon sa koponan ng Denver Nuggets kapalit ng 3 future first round picks. Kaya sa season ito ay maglalaro nga itong si Martin sa Nuggets at nakasama niya dito sila Marcus Camby at ang future superstar noon na si Carmelo Anthony. Naging maganda naman ang nilaro ni Martin sa unang season niya sa Nets na umaambag ng 15 points at 7.3 rebounds per game. Muli silang pumasok sa playoffs na nasa pampitong pwesto sa West. Kaya pagdating ng playoffs, dahil sa pampito sila ay nakatapat nga nila sa first round ng nasa second seed noon ang koponan ng San Antonio Spurs na isa nga sa pinakamalakas na koponan sa West. Well, hindi masyado nakapalag ang Nuggets noon, mga idol, dahil isang beses lang silang pinatikim ng panalo. 2005-2006 season na ito na ang simula ng pagkupas ng kanyang laro matapos siyang magkaroon ng injury at kinakailangan niyang maoperahan sa
kanyang tuhod matapos nga itong magkaroon ng knee tendinitis. Sa kanyang nilarong 56 games noon ay bumaba na nga din ang kanyang stats sa 12.9 points per game. At muli pa silang naalaglag sa first round ng playoffs, naging sunod-sunod ang kabiguan nitong si Kenyon Martin, mga idol. 2008-2009 season, sa koponan pa din ng Denver Nuggets nang magkaroon na naman ng pagkakataon si Martin na makakuha sana ng kampiyonato dahil sa season ito nang umabot ang Nuggets sa Western Conference Finals. Ngunit sa kasamang palad nga lang, mga idol, ay nakatapat nila sa West Finals noon ang koponan ng Los Angeles Lakers. Ang tambalang Gasol at Kobe naman, kaya naging malabo na naman ang kampiyonato para dito kay Martin dahil bigo sila noon na makatawid sa Finals. Well, sa kanyang anim na season na naglaro sa koponan ng Denver Nuggets ay maalat pa din itong si Martin para sa kampiyonato. Sa kanyang edad nga na 33 years old ay nalalapit na nga din ito sa kanyang pagre-retiro. Kaya summer ng 2011 nang maging unrestricted free agent itong si Kenyon Martin, hindi na siya in-extend pa ng Nuggets noon at dahil na nga din sa NBA lockout sa season na yon ay pumirma nga itong si Kenyon Martin ng 1 year sa Chinese Basketball League. Ito ay sa koponan ng Xinjiang Flying Tigers. Siya noon ang highest paid player sa history ng Chinese Basketball League. Ngunit dahil sa pagkakaroon nito ng problema sa pamilya ay pinakawalan nga ito ng koponan. Ngunit hindi nga lang siya pwedeng bumalik noon sa liga ng NBA hanggat hindi natatapos ang season niya sa CBA. Kaya nang matapos nga ang kanyang kontrata sa Chinese Basketball League ay muling nagbalik si Martin sa NBA. 2011-2012 season nang pumirma naman ito sa koponan ng Los Angeles Clippers. Nakasama niya ang Lob City na sina Chris Paul, DeAndre Jordan at Blake Griffin. Ngunit wala talaga siyang swerte, mga idol, dahil sa semis ng playoffs ay nawalis lang sila ng San Antonio Spurs. After nga ng season na yon ay hindi na rin siya in-extend ng Clippers, kaya next season, 2012-2013 season na makapirma pa siya sa koponan ng New York Knicks. Naka-reunite nga niya dito ang kanyang former teammate noon sa Nets na si Jason Kidd. Yun nga lang, mga idol, may edad na nga lang sila sa season ito dahil 35 years old na itong si Martin noon at 39 years old naman si Kidd. Kaya gaya nga ng inaasahan, mga idol, ay mababa na pareho ang kanilang output sa koponan. Mayroon na lang si Martin noon ng 7.2 points per game na muli na namang inalat sa playoffs dahil nalaglag na naman sila sa semifinals ng playoffs. 2014-2015 season ay ang last season ni Kenyon Martin sa liga ng NBA. Siya ay 37 years old na pero nakapirma pa nga ito sa kanyang huling season sa Milwaukee Bucks. 11 games lang ang kanyang nilaro dito, mga idol, dahil kalaunan ay winave na nga din ito ng Bucks. Well, after nga ng kanyang 15th season sa NBA ay hindi man lang nakalasap ng kampiyonato itong si Kenyon Martin. Dahil July 3, 2015 nang opisyal na nga inanunsyo ni Kenyon Martin ang kanyang pagre-retiro sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, isa din ba kayo sa humanga noon sa mga posterized dunk ng 6'9 power dunker na si Kenyon Martin?